Gusto mo ba ang kumita ng malaking pera? Walang gagawin, mang-i-invite ka lang. Gusto mo bang yumaman? Walang gagawin, mag-i-invest ka lang. Tsak, dodoblihin ko pa yan. Gusto mo bang yumaman? Open-minded ka ba? Yan yung madalas itanong sa atin ng kaibigan natin, dating kaklase, kapamilya, at minsan yung ex pa nga natin. Madali ang pera dito, easy money ika nga nila. Ang tawag dito ay network marketing. Ano ba talaga ang network marketing? Network marketing is a powerful business model that has changed thousands of lives all over the world. So ibig sabihin, ang networking pala is legitimate business, so legal pala siya. So, pero pag naririnig natin ang networking, nasa isip natin na pyramid scam at saka recruit. Kasi environment na natin na kung ano yung naririnig natin, yun yung mga pinaniniwalaan natin. Aminado ang ilang mga networking companies na dahil sa mga nagliparang scam ay nabahira na ang kanilang industriya. Kaya pilit nilang ipinauunawa at pinaiintindi sa kanilang mga miyembro at sa mga nire-recruit kung paano gumagana at kung paano tumatakbo ang kanilang negosyo. Ang role namin na mga nasa legitimate company to prove them na merong legitimate na network marketing company na existing dito sa Pilipinas. Money, money, money! Ito ba ay madalas mong makita sa iyong Facebook wall o marinig sa iyong kapitbahay? Yun ba ang kikita ka in an instant? At sa ilang hakbang lang ay magkakaroon ka ng kotse o bahay? Ito na nga raw ngayon ang sagot sa panalangin ng mga kinakapos sa kita. Hi, ako si RS. Isa ako sa mga kasama niyo dito sa Frontrow. Hi, kamusta po kayong lahat? Ako po si Sam Versosa. Isa po ako sa mga business partners niyo dito sa Frontrow. Hi, I'm Rich Manu. Ako nga pala yung mentor ng Frontrow. Ako'y tutulong sa inyo at gagabay sa inyo. Isa sa mga pinakasikat at kilalang network marketing company dito sa Pilipinas ay ang Frontrow, na kung saan tinatangkilik ng mga tao na mag-invest, maging pa ang mga kabataan. Kamakailan lamang, ang Frontrow ay umabot na maging sa atin dito sa San Pedro. Sinasabing madami na ang nabago ang buhay ng kumpanyang ito, lalo na sa ating mga kababayan. Money, money, money. Sa hirap nga ng buhay ngayon, ang karamihan sa atin ay desperado na makahanap ng mga pagkakakitaan. Kaya pag sinabing easy money, agad sumusunggab. Kaya dapat muna natin kilatisin ang mga sasalihang networking na yan. Imbis na tayo yumaman, baka perwisyo lang ang may dulot nito sa atin. Actually, worker ako. Part-time ko siya ginagawa. Dito, wala kang boss. Unang-una, ako sa front row. Pangalawa, hawak mo yung oras mo. Pangatlo is mas malaki yung kitaan. Unlike sa trabaho, di ba, fix ang income mo, may boss ka. Tapos, hindi mo pa alam kung kailan ka kikita na sigurado, di ba? So, ako mas maganda kasi kung pipiliin ako is mag-negosyo. Hawak mo lahat yung oras mo. Tama? So, ang kagandahan, no, nakakatulong ka pa sa parents mo while nagkakaroon ka ng extra income. So, nabibili ko kayong gusto mo. So, dito, bukod sa nakakatulong ka sa mga members na gusto rin mag-front row o maging distributor, so, kumikita din sila. So, bukod doon, syempre, kulang na kulang yung kinikita ko. May gusto akong bilhin, hindi ko mabili. So, yun, another source of income and extra income. Maganda yung product, especially the Lux White. Nalilinis niya muna yung katawan bago umepekt yung pagputi. So, bukod doon, nagiging healthy ka pa, kumikita ka pa, nakakatulong ka pa sa ibang tao. Money, money, money! Ano ba masasabi niyo? Sabi doon nung pa, marami doon nabili. Tapos ay pampagat na ibang goodies. Ano ba masasabi niyo doon sa ano? Yung takbo po ng pera nila? Okay. Nagkabahay nga yung babae. Pinakinubahay nila eh. Doon sa pinakita sa TV. Nagyaman. Advice sa product nila? Opo. Tapos mga ano po, mga food supplement po. Mga vitamins. Food supplement? Opo. Food supplement din. Okay yan. Okay naman yan. Kasi depende yan eh. May networking na may money involved. Apo. May networking naman na product involved. Product involved po. Mas gusto ko yung product involved kasi once na nakuha mo yung items, mabibinta mo yun, yun na yung tubo.
pag money involved, pag money working, pag money networking, madaya yun, malabo. Maraming scam yun. Diba? Usually, kung sinabing money networking, scam yun, isa na akong itipan. Wow. Kaya ayaw ko yung money networking. Madaya yun, sasabihin na ganyan, pero pag na marami ka ng marami ka ng pera na interest, sabihin pa dollar, convert dollar. Pagka sinabi mo nang withdraw mo na yung wala pala, sasabihin, ay nagtago na si ganito yung manager namin, nagtago na si ganito, marami ng mga dahilan. Kaya mas maganda yung product networking. Kasi yung product networking, pag binit na yun sa'yo, let's say 15,000, mababalik sa'yo yung bawa ay magiging 60,000 or 80,000. Pero ano pong opinion niyo about networking? Maganda siya sa kayo sa tao. Yayaman ka sa isang itlap. Yan ang pangako ng ilang mga networking company sa kanilang mga membro. Ang gagawin mo lang, manghihikayat ka ng napakarami mong kaibigan. Simple, di ba? Alamin natin ang kwento ng isang top earner distributor ng isang network marketing company. Ayan, so hello guys. So my name is JM Makabulos and ang background ko before is student lang din. Noon din, nung estudyante ako, so before pa man, so mahilig na rin ako sa extra income. So tulad ng Frontrow, pero hindi siya totally gano'n tulad na gano'n na networking talaga. So lahat ng bagay na may involved na pera, na alam kong legal, is ginagawa ko. Kasi gano'n ako desperado, in short, mga akong pera. Online ng mga bagay na pwede kang kumita ng pera, pagbebenta, sobrang dami. Pagbebenta ng mga products, damit, sapatos, halos lahat na try ko na. So, doon sa ginagawa kong yun is na-try ko na rin talaga, naranasan ko na rin ng scam. Noon pa nga na-try ko na rin mag-networking, so ibang company naman, so hindi ko na rin babanggit. Akala ko kasi, pag sa networking kasi ang daming pinapakita na possible maging ganito yung mangyari sa'yo. So sobrang taas ng expectation ko nung lipat ko. Dumating sa time na biglang bumagsak, baga naiwan ako sa ere gawa ng mismong company na sinalihan ko is hindi pala maganda, tsaka may scam pala ako. Medyo nawalan ako ng trust. Pero dumating din naman yung time nung pinakilala sa akin yung Frontrow. So before that, pag nasa bahay, nahilig lang din naman ako manood ng TV, kain, tulog, yun lang, kaya ako lumulobo. At age of 17 years old or 16 years old, na-try ko na rin talagang pumakit. So sabi ko sa sarili ko, hindi naman masama na habang bata ako kumikita ako ng pera. Ayun ha, hindi naman naging hadlang yung pag-aaral ko para gawin yung bagay na yun. So sa lahat ng mga nagbabala na matry yung mga ganitong klaseng businesses, wala namang mawala eh. Ako, nagtry lang din naman ako. So sabi ko sa sarili ko, sa lahat naman ng networking, so sa lahat naman ng business, sabihin ko na sa inyo is may involved talaga na puhunan. Hindi ko niisip yung ilalabas ko. Iniisip ko yung kapalit. So ano yung naging kapalit? Sobrang bawing-bawi yung nilabas kong pera dahil sa mga nangyari sa house of phone. Diba? So ako at the age of 17 years old nakakatawa kasi natuto na agad ako magnegosyo. Diba? Naging matured na agad ako as a person, as a anak ng mga magulang ko na nakakatulong ako sa kanila na maging negosyante. Nakakatawa kasi dyan, diba? Baka sinisip ninyo, hadlang yung pag-aaral ninyo sa pagnegosyo. So depende naman sa inyo yun, diba? Pero kasi minsan guys, isipin mo din kung ano yung priorities mo. Diba? Alam ko priorities mo yung pag-aaral. Pero ano ba talaga yung kailangan mo for now? Gugustuhin mo ba magulang mo? Ilang taon na nagtatrabaho? Ilang taon na naghihirap sa abroad? Kailan ka babawi sa kanila? Hintayin mo ba na nakaburol na sila? Nakiyunlay na sila? Patay na sila? Mahirap yun. Mahirap yun guys na makabawi. Diba? Baka dun mo lang ma-realize lahat ng pagkakamali. Kasi dito, ang inaabol kasi natin dito is yung oras. Kahit madami kang pera, madami kang kayamanan, hindi mo yan mabibili. Diba? So yun yung oras, yun yung pinaka-importante sa mundo, sa buhay natin. Before, nung mga bata tayo, ang gusto mo, ang pangarap, magkaroon ng ganito Porsche, Ferrari, ganito ganyan. Diba? So nung tumatanda ka, nagkakatrabaho ka, ang gusto mo na lang is normal na kotse. Diba? Tapos hanggang tumanda ka, gusto mo na lang bike. Hanggang sa wala kang naipunda. Diba? Mali yun. Dapat, ang baguhin mo is yung ginagawa mo para sa pangarap. So before, yung after,
I think 3 months ago or 4 months, to 2 months yata, to sa Frontrow. So nagawa ko siya, nagawa ko mga paglabas ng, first time ko makabili ng brand new na cellphone. So ayan, so Oppo lang naman siya. Diba? So first time ko makabili ng brand new na cellphone. Nakabili na rin ako ng mismong laptop ko. So ano siya, so ito second hand lang din naman siya, maganda kasi dito. Ayan, after almost 7 months or 8 months, something ganun. So, medyo lumalaki na kasi yung income ko dito sa Frontrow, kaya mas mabilis ko siyang mabibili. So, after 10 months or 11 months ko sa Frontrow, ayan, nagawa ko makapaglabas ng kotse. Nakakatawa kasi at the 11 months ko pa lang sa Frontrow, nagawa ko makapaglabas ng kotse. 18 years old pa lang ako. Yung nakakatawa kasi dito, ako din yung tinatawag na Youngest Car Club in Laguna. So, yan, maganda kasi dito, di ba, habang bata ka, pwede mong gawin yung mismong negosyo at pwede mong makuha yung mga bagay na gusto mo in a short period of time. So, para sa akin, kung gusto ninyo makuha yung mga bagay na gusto ninyo na mas mabilis, why not try yung Frontrow? Kasi wala namang mawawala. So, sumubok lang din naman ako din. Sabihin ko sa inyo, sa nilabas kong puhunan sa Frontrow is bawing-bawi na. Ayan, so, hello guys ulit. So, ayan, so isa rin sa napundar ko is almost 10 months, 11 months ko sa Frontrow, so is tong kotse. Nakakatawa kasi isipin mo, in just 10 months halos ko ginagawa yung Frontrow, so nagawa ko mga paglabas ng kotse. Ayan, ang maganda kasi dyan, isipin nyo, diba, posible sa labas na makuha mo itong ganitong klaseng bagay. Pero dahil sa Frontrow, naging posible siya. So yun nga, so siguro sapat na yun para kay Papa, hindi na kayo totally magkaroon ng second thoughts kung gagawin nyo ba siya or medyo nag-hesitate kayo na gawin siya or hindi, di ba? Or nagbabala kayo na malaman or hindi. So isa na rin to sa, ayan, sa isang maganda example na pag sa ganitong klaseng business, pag nasa negosyo talaga, nasa sales, is pwede mo makuha or pwede mo mabili yung mga bagay na gusto. So yun lang guys, so maraming salamat. Ngayon napatunayan na natin na legit ang Frontrow San Pedro. Dahil may mga guminhawa, umita at yumaman dahil dito. Masasabi natin, isa itong approved at napatunayang tunay na network marketing company dito sa Pilipinas. Sa kabila nito, kailangan pa rin natin mas maging makilati sa mga papasukan nating negosyo, lalo na sa networking. Muli, ako po si Russel de Villanueva at ito ang Easy Money.